Yo, what's up? Good morning mga karahay sa panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. No? Pasensya na nga pala mga karahay, ngayon palang ulit ako nakapag-vlog. Ayan, una sa lahat, shout out ka pala kay Kuya GM. Ayan, yung kapitbahay ko, partners in crime. Ayan, napakabait na kapitbahay ko at matulungin. At syempre kay Kuya Aljus na rin, yun yung mga tropa ko talaga ng mga kapitbahay na mababait. So yun, mga karahay, ngayong umaga. Yun, umaga ha. Meron lang tayong pupuntahan ngayon kasi ito yung huling araw na masisilayan ko si Idol April Boy Rehino. Ayan, makipaglibing tayo. 2 PM yung alis dun sa burol niya. So, bata pa lang talaga ako mga karahit. Idol ko na hanggang ngayon. Lahat ng mga tugtog nun, pinapakinggan ko pa rin kasi napakaganda ng mga kanta nun tsaka yung boses nun. So, mga karahit, at kung ikaw ay bago pa lang sa YouTube channel dyan Riot or napadaan ka lang, please huwag mong kalimutang mag-subscribe. I-hit ang notification bell para updated ka sa mga gagawin palang upcoming videos ni Jan Riot. So bago ang lahat, mag-intro muna tayo na, let's go! Ayan mga karahit, dito na tayo sa burol ni Idol. Ayan, ito yung dati niyang restaurant, bahay niya. Ayan, so tara, silip muna tayo sa loob. Yeah.
Gustong sumilip ka doon. Una ko lang ng video ko kailang maganda. Papasilip ko sa inyo mga karayot. Ito. We will go to his last rest. So for now, in behalf of Victory Metro East, we would like to our deepest condolences to the family. And for now to start, may I call on Pastor Earl to give us a short memorial service. Thank you. We are here for three reasons. No? We're going to make this at the time. Una po, we have continually to remember the legacy that April Boy left behind, yung contribution niya not just the community, society, to his family at large. Magandang gawi, magandang pamana niya po. No? Second is, as sad as it is, we have to say our final goodbye. What is the beginning without an end? Siguro tatanungin po natin bakit siya namatay, ano? Pero mas maganda po siguro tanungin natin bakit siya nabuhay. Pangatlo, the same gospel that he received, the same gospel na in-embrace niya, the same gospel na tinanggap niya ay ibabahagi ko po sa inyo. Magiging makulay po ang oras na ito. This committal service will be full of meaning, will be meaningful if you open your heart sa salita po ng Panginoon. Tayo po tumayo. I got few copies here. Please do share it with one another. Thanks to be po. Can you distribute it? And let's start with a word of prayer. Lord, you are in our midst. Sa magandang bagay po na nangyari sa aming buhay, Panginoon, kayo po ay bubulong at sinasabi niyo na we deserve to be blessed. We deserve to enjoy the favor that you've given to us, Lord God. We are deserving and you're well delighted in us, God. But when times like this na punong-puno pa po ng tanong ang aming buhay sa mga bagay na nangyari sa aming paligid, Lord God, Lord, allow us to see that you are shouting, that telling us that you are in our midst, that you will never fail us. In Jesus' name, we continually ask for your comfort to rest upon the family. In Jesus' name, amen, amen and amen. Let's just read several scripture here. First, let's read in the book of Job 1:21. Tayo pong lahat. Naked I came from my mother's womb. Sige po, sabayan niyo po ako. Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Secondly, in John 11:25, Jesus said to her, talking to Mary and Martha, tayo pong lahat, I am the resurrection and the light. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And lastly, in 1 Thessalonians 4:13 up to 14, tayo pong lahat, but we do not want you to be uninformed, brethren, about those who are asleep, so that you will not grieve as though the rest who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who have fallen asleep in Jesus Christ. May the Lord bless the
proclamation of His word in Jesus' name. Amen. Upo muna po tayo sandali. Again, the same gospel that April Boy received is the same gospel that I'm going to share sa inyo, no? The scripture that we read, sa dito, naked I came from my mother's womb, hubad po daw tayo nalubas sa sinapupunan ng ating ina, at lalabas din tayo sa mundong ito na walang daladala. The Lord gave, ang Diyos po, hindi po siya nangunguha. Ang Diyos po nagbibigay. Si April Boy po, pinagkatiwala sa pamilya, pinagkatiwala kay Madeline, if I'm not mistaken, of 40 years or more than 41 years of being together. Isa po siyang regalo. Hindi lang sa pamilya, sa may bahay, sa komunidad, at sa ating bansa. Sa mga taong nahipo po ng kanyang awit sa influence na naiwan niya. So hindi po magamot ng Panginoon, nagbibigay siya. I will talk about life, na sometimes we take lightly, yung buhay po na hindi natin binibigyan pansin. Nagsimula po ang buhay, hindi po nang isinilang tayo. Nagsimula po ang buhay, nang pumasok po tayo sa isipan ng ating Panginoon. At pinagkatiwala tayo sa ating magulang. Ulitin ko, before April Boy was entrusted to the family, entrusted to Madeline, it was his in the first place. He was started in the mind of God. Lahat po tayo, nagsimulong po tayo sa isip ng Panginoon. Don't you ever think that life is not valuable. That's why life is a miracle. Ang pinakamahalagang bagay po sa mundo ay hindi bagay, pagkos ang buhay. And every day is opportunity to forgive, to love, to create song, to touch other people, to be a blessing to other people. Every pananampalataya na niyakap niyo. Ensure and certain hope of the resurrection of eternal life through our Lord Jesus Christ, we commend April Boy Rehino, you to our Almighty God. We commit his body to its final resting place, ashes to ashes, dust to dust. Blessed are the dead who die in the Lord. They will rest from their labor, for their deeds will follow them. Ecclesiastes 12:7 says, and the dust will return to earth as it was, and the spirit return to God who gave it. For the last time, awitin po natin yung Amazing Grace. I believe the family will face tomorrow. Nakatayo po sila ngayon dahil sa yaman ng biyaya ng Panginoon. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did the grace appear, the art I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love. Amazing grace. Sir Paul, I would like to call Madeline, the family, to stand us here in front so we can extend our hand and pray for you. Let's just extend our right hand right now and as we speak blessing. Lord, blessing is powerful than cursing. We speak life, we speak joy, we speak unity.
Lord God, we stick, Lord God, the legacy that April Boy left behind, Lord God. I pray that you're going to awaken, you're going to quicken their senses, Lord God, that you never created a mistake, Lord God, that there's a purpose even for this one, Lord God. They receive you, they got eternal life, and the influence, Lord God, will continue influence more people, Lord God. I pray, Lord God, na pagbuklurin niyo po sila ninyong pag-ibig. Hayaan niyo na yung yaman ng inyong biyaya ang maghari sa kanila na harapin nila ang bukas na yung bagong pananaw at bagong pag-asa. Even the good memories that April Boy left behind, I pray it will continually resonate in their hearts, Lord God, that they will touch not just their families at large, but the community at large, Lord God. Lord, we commend them unto you. We say, Lord God, they will face tomorrow because your hand is resting upon them. Their destiny is safe and secure in your hand. In Jesus' name, amen and amen. You may have your seat. Siguro, I will let Madeline to share a bit. Siguro, if you get some word to share. And after that, in a few minutes po, set up na po tayo for Pero natutuwa ako dahil yung asawa ko na si April Boy, nakikita ko na siyang walang pain at saka tanggap na tanggap niya sa puso niya ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mahal na mahal kita, alam mo yun. Masaya na ako dahil uuwi ka na sa totoong bahay mo, ang bahay ng ating Panginoon Diyos. Alam kong maligaya ka na doon dahil para siyang isang paraiso na punong-puno ng saya, na walang sakit na nadarama. Kaya kahit na mahirap na tanggapin na wala ka, masaya na rin ako dahil hindi na kita nakikitang naghihirap. At yun nga, alam ko na sa Diyos ka makupunta 100%. Dahil sabi mo nga, kung anong kalooban ng Diyos bago tayo pumunta sa ospital, sabi mo nga, kung anong kalooban ng Diyos, iyon ang ating tatanggapin. Kaya alam ko na nasa kasama mo na ang ating Panginoong Diyos. I love you, mahal. Ayan, alam ko kasi ayaw niya na akong umiyak. Kasi kagabi, sobrang buhos ang luha ako. Kasi ayaw niya ako nakikitang umiiyak. Kaya ngayon, pinapakita ko ngayon na kaya ko. Kasi nandyan yung mga anak ko na magmamahal, na aalagaan ako at saka maraming mamahal sa kanya. At yung kanyang mga awitin na binahagi sa buong mundo, kahit wala ka na, alam ko, nakatatak yun sa puso ng buong Pilipinas at mundo, yung iniwan mong mga awitin na nagpasaya sa mga tao. Pasensya na kayo, hindi po ako nakaready ngayong magsalita. I love you, mahal. I love you. Sa muling pagkikita, pero hindi pa ngayon alam ko kung anong takda ng panahon, doon tayo hanggang sa magkita muli tayo, mahal. Yun lang po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nakirangay sa kagabi, sa lahat ng tumulong, nabanggit ko na po lahat. Maraming salamat din po, Pastor Er. Dahil binigyan niyo po yung pinagbigyan niyo po kami na sa huling sandali ni April Boy ay makarinig din siya ng mga salita ng Diyos, dahil si April Boy ay totoong maka-Diyos siya. Gusto niya talaga yung mga salita ng Diyos. I love you, mahal. Maraming salamat po sa lahat-lahat po. Hindi ko na po kayo isa-isahin dahil alam niyo naman pong lahat kung sino po kayo lahat. So, mahal, ito ko ngayon, papakita ko sa'yo na kaya ko to. Sabi mga, fight forever.
pero hindi ka mawawala sa puso ko. Dahil sa 41 years natin pagsasama, punong-puno yun ng masasayang memories. Wala tayong naging malungkot. Kahit na may sakit ka, pero lagi kang umaano sa Diyos. Maraming maraming salamat. I love you. Milan po. Thank you po. Hindi man ako ano yung pangko.